Selyado at kandado na ang apat pang pinasarang warehouse sa Intercity Rice Mill sa San Juan Balagtas at Golden Rice Mill sa Barangay Wakas, Bocaue, Bulacan. Naglalaman ng apat na bodega ng 154,000 na kaba ng bigas na karamihan sa mga ito ay imported na galing Vietnam at Pakistan na tinatayang nagkakahalaga ng 431 million pesos. Ayon sa Bureau of Customs o VOC, sa natanggap nilang impormasyon, ang nasabing mga imported na bigas ay nire-repack sa sako ng commercial rice para ibenta na mas mahal. O yung imported do, nakita mo natin modus na nililipat nga ako sa sako na may local label, which kumikita nga raw sa estimate nga ho natin na sa 30 to 80 to 100 pesos lang. Pero base ho doon sa sinasabi ho ng mga nakakausap natin, 100 to 200 per sack ang kanilang kinikita pag nakalagay na sa commercial local rice po. Pero itinanggi ito ng manager ng ipinasarang warehouse. Anya, 38 pesos lang per kilo ang kanilang bigas at hindi sila nagtaas ng presyo. At dahil gano'ng pumataas ang buha natin sa Napatunayan ngayon ng Bureau of Customs na hindi kulang ang supply ng palay sa bansa. Sa pag-igot nila dito sa Gold Rush Intercity Rice Mill sa Balagtas, Bulacan, tumambad sa kanila ang nasa 60,000 sako ng palay na umani nagkakahalaga ng 88 million pesos na tinatago o iniipit sa loob ng apat na buwan. First time po natin nakita may nagtatagong ganito karami yung palay. Kadalasan na nakita natin mga warehouses, ang naka-imbak po doon, mga bigas talaga. Ito ho ay palay. At sinasabi ko kasi nila, mas madali talagang mabulok pag nakiskis na, naging bigas na. Hindi kagaya po ng palay pa lang, mas matagal ang lifespan niya kung i-stock lang. Kaya naginigiling na lang nila pag may order na. Pero tingin natin, iniipit lang muna nila hanggat tumasang presyo. Kaya ating imbestigahan talaga kung bakit ginto karaming palay. Lahat ng ipinasa ng warehouse ay babantayan ng mga otoridad. Sa loob ng 15 araw na palugit ay dapat maipasa nila ang permit at dokumento na magpapatunay na sila'y otorisadong magbenta ng imported rice. Within 15 days to present the duty, the proof of payment of duties and taxes on the imported goods. At sinselyohan po sila para lang ma-secure po muna at hindi mabawasan. Pag wala akong documents na mapapakita, siguradong issuan po ito ng warrant of seizure and detention. At pag ito po ay nakumpiska at na-forfeit in favor of the government, after dumaan po sa due process, ito po ay idodonate naman sa Department of Agriculture or sa DSWD po. Magpapatuloy ang ginagawang inspeksyon ng VOC sa mga bodega ng bigas at sa Metro Manila at karating lalawigan sa mga susunod na araw. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paitingin ang inspeksyon sa mga bodega na posibleng sangkot sa pang-iipit sa supply ng bigas. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw!